What's up mga boys and girls? Welcome back po muli sa ating channel. Ayan mga boss, mga bay. Maayong buntag no sa mga Cebuano na tong mga taga-suporta, mga boss, mga bay. Maraming salamat sa inyong lahat. Ayan itong ating vlog ngayon mga boss, mga bay. Ito po yung pagdinig ng Senado no sa Digamo, Slay at mga serye ng pagpatay sa Negros Oriental, mga commander. So, itong video na ito mga commander na ating i-flex. Ito po yung ano, yung mga sinasabi ni Mayor Fritz Diaz no ng Shaton. So, nilantad niyo po doon mga commander no, ang kanyang ebidensya po ng mga video. At hindi na natin ito patagalin mga commander. Sabay-sabay nating panoorin kung ano yung mga sinasabi ni Mayor Fritz Diaz doon sa Senado. Tara, samahan niyo ako mga commander. Let's go. Kung sabihin mo sir, kung compromise ba siya sir, ito yung nangyari sir. Can you play the slides na piniprepare ko? Kaya walang nasold na killings sa Negros Oriental sir because of the enforcers. Not all, kasi maraming mababait. Pero karamihan sa may rank na enforcers, bayad po ng mga Tepes using the gambling money. So I will present this one, sir. This first slide, sir. Pero may clarification lang, bago habang hinaantay natin, Mr. Chair, pag tinukoy ba Tepes, lahat po sila kasi magkakaiba naman po yan. No? Sino in particular, para lang po clarified tayo. It's Arnie and Henry, sir. It's Arnie and Henry. At isa kong former governor kong Henry, also part of sa Isabong, parang doon siya sa corporate sa pagkakalam ko, pero dito yung Isabong kay kong Arnie yun. Later sir, sa executive session sabihin ko sir. De, gusto lang natin maklarify. Kasi kilala ko si kong Henry na ano to eh, sa Congress, sabay ko. Ito lang sir. Sa ibang personality. Ito lang sir. Kong Henry, I already involved ka ba sa Isabong? De, ito ngayon. Definitely. Isabong, I am not involved in any other, in any gaming or numbers games. In fact, I already gave my waiver to my bank secrecy and all my assets. You can check it for the last 15 years. Kung bigla ba akong yumaman, kung may pera bang pumasok, or may nabili ba akong mga lupa na biglang hindi mo alam saan galing yung pera. Ano ang income ko? Ano ang output ko? Sino binabayaran ko? Kasi I know I'm a farmer. And I know who I pay, all my suppliers. And I know who gives money to me, yung kinokolektahan ko. So if you can check from the last 15 years, how my assets grew, where I got the money, what I bought, where I got the money, makikita niyan lahat. Kung may biglang yumaman ako in the last 15 years, then you will suspect that I am into something that is illegal. But I can assure you, I already gave my waiver to the DOJ and they're checking my accounts, everything in and out for the last 15 years, property acquisitions and everything. You can check all of that, sir. And I can assure you, none of that came from illegal activities. Yeah, sir. Thank you for that. In line with that, sir. Yes, Mayor Pres Diaz. Yes, sir. Binigay niya yung lahat ng assets niya. But lahat ng mga close niya, biglang yumaman. So we can check in Dumaguete sa mga dummies account nila, sir. So biglang yumaman. Nung nag-start, yung lawyers nila, yung sabi niya, yung campaign manager niya, na andyan yan sa video, papakita ko, si Tomasino Alidro, na dating NBI photographer, na ngayon maraming resorts, malaki yung mga bahay, or around the malaking pera. So mayroong mga drastic change ng mga account ng mga people na nakapalibot nila. And sir, narinig yung kahapon, yung chopper from HDG Corporation. Narinig natin kahapon, or Ventures ba yun? Sir, nakabili lang to ng mga to. Noong nag-start yung online sabong, at the time of pandemic, doon na po nag-start yung pag-acquire ng mga jets, ng mga choppers, at drastic na pag-change ng status ng pamumuhay na nakapalibot sa kanila. So, later sir, pag may time kasi
Hindi na, killings lang kasi inanong namin dito, sir. Pero sa ibang time, sir, ipakita namin. At makikita yan, meron na ano, saan nila winawash yung pera nila. We have an evidence kung saan nila winawash, saan nila pinapasok, saan nila kukubrahin ulit ang pera. Yun po, sir. Hindi na ka naman mag-submit kung merong problema sa ano mo. Hindi naman tayo grade 1 dito. Mamaya, mag-1 tayo. Executive position. Be ready for your presentation. Mayor Janice Digamo. In addition to what Mayor Fritz have said, very simple logic lang po talaga. Our family business by the Digamos are fishing. We have Arminda Fishing po. We supply fish in the entire Region 7 po. Business of our my parents-in-law hanggang ngayon. Ang nagmamanage ang aming brother-in-law. You cannot see us dipping our fingers on the fishing business kasi hinihiwalay ang politika sa business. Pwede pong ganun ang mangyari. It is possible that only Arnie is seen doing all this work, but the entire Tevez family benefits from it po. Yan lang po, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Mr. Digamo. Itong video, sir. Yung video mo. Oh. Please, yung kumakanta ng Happy Birthday para makita si Tomasino Alidro at saka si Congressman Arnie. Sige, go ahead. Please pay. May video yan. Kumusik? Walang video? Yeah. Hindi yan. May mga polis kanina. Oo. Oh. Kung technicals, kung kailan kailangan, wala. Paki-play. Survivor na lang ni Juan. Yung ano, no, yung video. Si Mayor Fritz, Mayor Fritz. Tama ba na, ano, if I can recall, nagkaroon ng sagutan si Secretary Benhar because of the isabong dahil pinatitigil na. Tama ba na si kung Arnie din ba yung nakasagutan niya? Dahil tuloy-tuloy pa rin. Yan ba, ito ba yung tama ba? Na si Sec Benhar mismo yung... Ang alam namin, sir, kasi pinuntahan namin si Sec Benhar na patulong din kami ng line. Sumulat si Gov kay DOJ at kay GPNP talaga personal na ipapatigil yung online sabong. So, first time, sir, nangyari na mayroong raid. Kasi nung manalo si BBM, sir, stop na lahat. Sila pa rin patuloy. Lantaran. Lantaran, sir. Alam ng lahat. Pero wala silang respeto sa enforcers. Wala, tahimik yung mga enforcers. Ang nangyari, sir, nang bumalik si Gov, nag-raid, sir, series of raids kasama yung sa Cebu, sa Pasay, yun ang nangyari, sir. Kaya, hindi ko alam kung nakasagutan ba si Sec Benhar at saka si Arnie. Pero ang alam ko, bothered yung mga Tevez simula nung nakaupo si Gov dahil talagang tatawag si Gov lagi kay Sir Benhar, kay Azurin, tatawag siya lagi. Bakit wala ang ano to? Bakit hindi pa to na-stop? Sir Chair, all the more that we need the PR, provincial director, former provincial director, and regional director in this hearing to answer this because mukhang ano rito, bakit patuloy pa rin ang isabong while it was already declared illegal. So bakit nakapagpatuloy pa rin? So that we want to answer siguro sa Janice Tomo, please, we need the former regional director and provincial director. Eh, mukhang ano, Chief, mukhang nahawa na to sa mga taga-customs at the Bureau of Immigration. Napainom ng pampabulag itong mga ito upang palabo ng mata. Hindi nila kikita na nangyayari. Sa tingin nyo, Mayor Fritz? Hindi, alam nila, sir. Pero gusto nila yun kasi it's a weekly money para sa PNP, NBI, at saka sa other departments, sir. In the executive session, meron ako ipakita mga pera para sa mga units,
control nila yung units. Ito yung manyanita, sir, ng police. Kaya walang nasuserve the crime doon. Yung kanuloy natin, ha? Your allegation is pertaining to Isabong. Isabong, sir. Sila nagbibigay ng pera. And STL. Kasi when you say, sila rin ang operator ng STL sa doon sa area, STL naman is legal. At ang nakalagay dyan sa STL na mag-allocate sila ng pera, ibigay doon sa region, sa province, at saka sa chief, sa local police. Meron yang certain percentage ng income ng STL na mapupunta. Am I correct, journalist mo? Oh, sir. Merong okay percentage na mapupunta doon. Pero pag sinabi mo na pera ito ng Isabong is illegal. No, sir. STL, sir. Kasi STL, sir. Yung pera na galing sa Isabong, ipamigay sa police, ay very clear na yan na corruption. Okay. Yung sa STL naman, sir, nagbibigay sila, punti lang yung nire-remit nila, binubukish nila yung STL. Meaning sila, sir, ng sarili sa finance doon, kunti lang papasok sa national. Before the pandemic, sir, may weekly na yung mga police, mga hipi sa per tao, every LGU sa STL, sir, sa numbers game. Yeah, yeah, STL, meron yan. Tignan natin yung panahon ni President Duterte, sir, yung remittance doon, sir, remittance ng STL, napakababa lang yun, sir, ng remittance nila. Kasi binubukish nila. Nagreklamo na yan si Gov. Tumaya yung nagpapataya si Gov. Walang man lang mga receiver. Ano lang nila, yung handwriting lang nila. Handwriting lang nila. Bukish yung tawag doon nila, sir. Kumusek, bukas, sino ba nagkocontrol ng STL? PCSO. You also invite PCSO para lahat na ito. Okay. Panoorin natin itong kan mo, yung okay video. Please play the video. That's a birthday of Congressman Henrik, Congressman Arnie Tevez, sir. Can you post that? Jan, pwede mag-post? Balik sa konti. Yung tabi ni Arnie, sir, yan si Tomasino Alitro. Okay. Si Tomasino Alitro, sir, siya yung assigned sa police sa mga Tevez. Siya yung nagbibigay weekly hand sa mga Tevez. Tapos sabi ni, nakita ko sa interview, sabi ni Henry Tevez, campaign manager niya daw. Pero yan si Tomasino, dating photographer. Pag tumatakbo kang governor, sir, hindi ka naman siguro mag-campaign manager na isang dating photographer. Alam namin taga ni Gross, maraming testament yan. Si Tomasino Alidro na control sa mga police, sir, and this is the allegation, sir. Kung problema namin killings, police po ang pumapatay sa Negros Oriental. Meron dalaga dito, sir, ipresent namin si Ong, na police po ang nag-attempt na pumatay sa kanila. Tapos there is a lot of cover-up, sir. May pangalan kayo? No? May pangalan, sir. Pwede natin tawagin, sir. Ano? Yun lang ipresent ko, sir. Ibigay mo sa akin yung pangalan. Ngayon kagad. Pwede pa ka-ano ito si Ong, sir, yung muntik na pinatay, sir. Binaril, sir, hindi natamaan. Nabugbog niya yung polis. Saan na siya ngayon? Andito, sir. Dala namin from Negros. Dito. Come here, sir. Please. Idagdag ko lang, sir. Pwede stop yan. Forward natin. Yung mga pictures ko, sir. Yung Tomasino Alitro, sir, yun ang laging kasama ni Henry Tevez. Sabi niya na, ano niya, campaign manager. Pero sa totoo, hindi naman yung campaign manager. Kumsek, please administer the oath. Good afternoon, sir. Please state your full name, sir. I'm Anthony Jason F. Ong. Thank you, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this investigation, sir? Yes, sir. Thank you. Please take your seat. Thank you. But balikan kita. Ito munang video.
Once na presidente. Ano gusto mo ipalabas dito? Ipalabas ko dyan, sir. Na that time, the PD is Colonel Malyari. Malyari. Okay? So at the time when Henry Tabes once has a plan to become a governor, during pandemic times, doon na po sunod-sunod na mamatay yung mga kasamahan namin sa politika. Political leaders at saka yung mga supporters namin, sunod-sunod po ang pagkamatay. At there is a testament po, Mr. Chair, na ang gusto nila ipalabas yung pariho kay Pablo Escobar. It's pluma or plata. Pupuntahan yung mga barangay captain, gusto mo pera or kamatayan. Meron din kami i-present yan dito, Mr. Chair. So the lot of series, kahit nga yung project coordinator lang ni Governor, ang trabaho sa Linggo, nasa simbahan, Monday to Friday, pupunta lang doon sa anong kailangan ng mga tao. May problema, magkasakit, tapos sabihin kay God, patay. Mayroong isang bakla, sir, na ang trabaho niya, maghanap lang ng scholars, patay. Doon sa Bayawan City, sir. He is from Valencia. Ang sa amin lang ngayon, ano to coincidence? Bakit kami lagi namamatay? And there is a bias, sir, na itong si Colonel Malyari, nung naupo si Governor Henry, tinawagan ako ni Colonel Malyari. Sabi niya, kausapin ka ni Arnie at saka ni Tomasino Alidro. Kayong dalawa ni Mayor Galik. Sabi ko, sir, bakit ikaw yung naging messenger? Sabi ko, so sir, parang sabi ni Colonel Malyari, parang awa mo na. Yung nahuli sa Amlan, sir. Nahuli na sa Amlan. Amlan on Sunday? Sunday. After the Sabado namatay si Gob, Sunday nahuli, sir, yung papatay sa akin, sir. Mr. Chair, siguro si Colonel Malyari, former provincial director, pwedeng patawag din natin. Yes, PNP. Colonel Malyari daw. Ito yung dating provincial director. Yes, sir. Kasi kung ipakita ko rin yung next video, sir, kung gaano siya ka parang tuta na ng mga Tevez. Nung time na ayaw pang bumama ni Gov, kasi nag-negotiate pa, di ba sa Kapitolyo kami, sir, using our supporters kasi ipababain si Gov. May protest naman si Gov.
pinunta, pumunta siya sa taas, sabi ni Gob, at doon naman si Galik, wala ako sir, anon si Mayor Galik, parang papatayin talaga sila sir. Sabi ni Mayor Galik, kung hindi lang niya nakausap si RD, baka patayin na sila. So ito sir, pakita ko yung video ni RD TV sir, kung gaano siya ka, meron, siga. Pwede yung pakita yung video? Video, technicals. Hindi siya yung video yung nagsayo sa'yo ang pulis? Another video, sir, na nagsinabi ni Arnie Tevez, tinawagan si Gobernur, 5 minutes, kung hindi ka bababa, ako yung aakyat. Pero kung time na si Henry yung pababae namin, sir, umabot pa ng 5 days. Bago nakababa, due process lahat. Sir, pwede natin i-malik yung sumasayaw, sir? So, ito lahat, sir, requirements daw sa mga opisyal na pupunta doon, sabi na PD. Yan, sir, si Hermudo. Ibalik mo. Ibalik natin. Balik, please. Yan si Hermudo, sir. Yun ang bagman. Siya yun ang mimigay pera sa mga polis using the STL and online sabong money, sir. Polis yan? Yes, sir. And we can back up, sir, na mayroong magsabi, sir, na siya talaga. PNP din, sir. PNP? Patawag yan? Saan niya na sa inyo yan? Tabuilan ato, sir, Cebu. Cebu? Hermoto. Police, Captain Allen Bermudo. Hermudo, oh. Hermudo? Yes, sir. Hermudo. Tawag mo. Thank you. Sige, pag-i-play na. Pwede pabalik sa first, sir? Yung sumasayaw, sir? Sige lang kung ano. Ito, par... Yun sa pinaka-first, video. Yun lang, sir. Nasabi ko naman yan. So, tama ba to, sir, na itong hold ng police ng Negros Oriental, mga pupunta pa sa bahay, at saka yung gambling lord na si Tomasino Alidro na contractor ng mga patayan ng mga TV, sir, na... Alam mo, Mayor, ganito yan eh. Matagal na tayo sa police. Pag ganyan, in-encourage ba natin na magiging close yung mga politiko at saka yung mga police sa kanilang EOR. Eh, nagkataon lang ito ngayon na akusado si Congressman Tevez as the mastermind nung itong mga inaalis yung ngayon. Kaya lumalabas na masama ang police na pumunta sa birthday ng isang congressman. Pero kung mabuting tao itong si Congressman Tevez, hindi siya akusado ng anumang kamalian, anong krimen. I don't think mayroong mag-question yan na ang polis ay magharana doon sa isang politiko. Kasi in-encourage natin na magkalapit dapat yan because the police is the community is the police. Kahit ikaw, mayor ka, encourage rin natin yung mga polis na maging close sa'yo. Lumapit sa'yo, makipag-engage. Yes, sir. Matino ka na polis. At matino ka na mayor. Pero kung nangyari na ikaw ay masama na mayor, masama na rin yung polis na lumalapit sa'yo. Yes, diba? Sir. Ganun ang story behind that, relationship dyan. Hindi, tama naman yun, sir. Dapat may relationship yung polis at saka yung politiko. Ayan mga boss, marabay. Maraming salamat po sa inyong lahat, no? Sa mga nag-subscribe, ganun din po sa hindi pa nakapag-subscribe, please, inanyayahan ko po kayo na please consider subscribe po. Libre lang naman po yun at napalaking tulong po yun sa ating channel mga boss. Hanggang sa muli, see you on the next one. Bye-bye!